Marami ang iba sa atin ay naniniwala ang tungkol sa mga alien. Kapag ang isang bagay ay hindi nakapanipaniwala o pangyayari man o kaganapan, wala tayong ibang iisipin kundi ang alien ang may gawa. Kapag ang isang lugar o istruktura na hindi naabot ng ating kaisipan, wala tayong ibang iisipin na mauuwi naman sa usapang alien. At isisisira naman natin na alien ang may gawa dahil marami nagsasabi na bumaba daw ang alien dito sa atin upang pakilaman tayo at bigyan ng isang pambihirang mga talino. Dahil sa lawak daw ng kalawakan ay maari daw na imposible daw na tayo lang dito nabubuhay sa buong universe. Ngayon mga kamunti, pakinggan nyo ang isa sa pinakamagandang talakay natin ngayong buwan, ang patungkol sa alien. Ano nga ba ang alien? Ano ang alien na gumugulo sa sangkatauhan, sa isip ng mga tao at laging alien ang pinabibintangan? Hindi natin alam, baka alien ang ating kasama o nalinlang na tayo ng isang alien. Mas maganda, simulan na natin. Sino lumikha ng mga anghel na naging masasama? Maging si Satanas, maging ang kapaligiran, mga tubig, hangin, mga hayop sa paligid, lahat ng nilalang na may buhay dito sa mundo, maging ang kalawakan, kasama ang mga planeta, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, mga magaganap sa hinaharap. Hanggang ngayon, malaking palaisipan sa sangkatauhan kung sino ang nagpagawa o gumawa ng mga kamangha-mangha dito sa mundo na hindi maipaliwanag. Maging ang mga eksperto at siyensya ay minsan hindi mabigyan ng magandang paliwanag ang mga nakikita natin dito sa daigdig, kaya nauuwi na lang sa isang misteryo. Tanging naiisip lang ng karamihan sa atin mga tao, maging ang mga dalubhasa, na kapag merong kamangha-mangha at kakaiba na ang ating nasaksihan dito sa mundo tulad ng mga piramid. Istruktura na hindi maipaliwanag, sinaunang sibilisasyon tulad ng mga Anunnaki, mga bagay na nakakalito sa ating pag-iisip, ang laging nauuwi dahil sa tulong daw ng isang alien. Totoo nga ba ang alien ang gumawa at malaki ang naging papel nila dito sa mundo? O sadyang gusto lang tayo ni Satanas na iligaw at ilihis sa mas malalim na katotohanan upang tayo ay hindi sumampalataya sa ginawa ng Diyos? Sa sobrang laki daw ng kalawakan ay hindi nawawala sa kanilang isipan na posibleng merong ibang nilalang na namumuhay sa ating universe. Dahil ayon sa sinasabi ng isang kilalang mananaliksik pagdating sa ancient alien, sinasabi niya merong isang panahon na kung saan bumaba dito ang mga alien sa ating daigdig. At sila ang isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong mga hindi maipaliwanag na istruktura at mga kaganapan. Alam nyo, kung paniniwalaan natin ang sinasabi ng karamihan na meron talagang alien, malamang sa malamang ay mailigaw ka ng tuluyan at hindi mo namamalayan, hindi ka na pala totoong sumasampalataya na merong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay dito sa mundo. At mas paglilingkuran mo na lang ang nilalang kesa sa lumalang. Subalit para hindi tayo mailigaw ng tulad ng mga alien na yan o sinasabing sinaunang tao sa mundo, kanino tayo dapat magtanong tungkol sa lahat ng bagay? Ito, pakinggan nyo kung sino ang tatanungin. Dito sa Hob 12:7-10. Ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasaysayin sa iyo o magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng lahat ng nilalang dito sa lupa, maging ang mga bagay, sila ang mangungusap sa iyo na may Diyos na manilikha. Subalit bakit may alien-alien na usapin sino ang lumikha nito? Hindi kaya si Satanas? Saka ang kanyang mga kampo na mga kapwa-anghel din
na nag-anyong ibang nilalang o di kaya naman ginamit ang isang pagkakataon upang mailigaw ang sangkatauhan. Hindi talaga alien ang dumalo sa atin o wala talagang alien na naninirahan dito sa mundo maging sa buong kalawakan, kundi mga masasamang nilikha ni Satanas upang ang mga tao mailigaw at imbis na maniwala at sumampalataya na may Diyos na manlalalang, e sa alien mabaling ang ating puso at kaisipan. Ganito ang sabi sa Epeso 6:12, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito ng sasanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ang mga paniniwalang alien ay isa lamang kasangkapan at paraan ni Satanas upang tuluyan iligaw ang mga tao at huwag nang maniwala at mahati ang paniniwala sa Diyos at sa alien. Kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan at pandaraya. Ito ang pinaka-numero uno sandata ni Satanas at paraan upang patayin ang mga tao dito sa mundo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa papaano niya pinatay ang tao. Walang pinagkaiba yan sa ginawa niya kay Eva at Adan. Pinatay niya si Eva at Adan sa pamamagitan ng kasinungalingan at pandaraya. Ganito ang sabi sa Genesis 12:17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyon ay walang pagsalang mamamatay ka. At dahil diyan, gustong patayin ni Satanas si Eva at Adan. Sinabi ni Satanas sa Genesis 3:1-4, tunay bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sumagot naman si Eva, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Natapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag din niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Noong kumain sila ng bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay hindi naman talaga sila namatay physically, pero namatay naman sila spiritually dahil sa kasinungalingang ginawa ni Satanas. Yun ang paraan ni Satanas, mga kamunte, sa pagpatay ng tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kaya tama sinabi ni Kristo na si Satanas ay tinatawag na mamamatay tao. Ganito sabi sa Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Binabaliktag ni Satanas ang sinasabi ng Diyos para sa tao. Gusto ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Pero iba ang gusto ni Satanas, ibig niyang pagmalupitan mo ang iyong kapwa. Gusto ng Diyos, mahalin mo ang asawa mo, pero gusto niya, mangalunya ka. Gusto ng Diyos, sumampalataya ka at maniwala na may Diyos at siya lamang wala ng iba. Pero ang ibig ni Satanas, maniwala ka na walang Diyos at maniwala ka na lang sa mga alien at mga kauri ng paniniwalang ito, gaya ng mga tikbalang, aswang, duwende, multo, mga sinaunang sibilisasyon at sinasabing mga alien di umano, kasama pa ang mga kwentong mga higante na nakikita kuno sa ating panahon, mga bagay na hindi abot ng ating kaisipan. Binabaliktad ni Satanas ang gusto ng Diyos para sa sangkatauhan. Gusto niya, huwag mo nang hanapin ang Diyos. Mabaling na lang iyong buong akala at maniwala na lang sa alien. At magpakalunod at magpakabuyo na lang sa mga kalayawan at gumawa na lang ng masasamang bagay dito sa mundo. Sa ganitong paraan, hindi mo namamalayan, pinagmamatigas na pala ang iyong puso at napatay ka na pala ni Satanas.
tulad ng mababasa sa unang Timoteo 5-6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagaman buhay ay patay. Kaya huwag tayong papalinlang kahit maging history pa yan na tungkol sa alien or Anunnaki, kesyo na una nangopya lang daw ang Bible sa kwento ng baha na tungkol sa Noah, imbento lang daw ang Biblia. Ano man yan o mga bagay na nakakagulo sa ating isipan, tandaan nyo kung ang Diyos ay hindi natutulog, ganun din si Satanas, maiging nagbabantay at umaatungal na umiikot sa buong mundo na naghahanap ng masisila niya. Tulad ng mababasa dito sa 1 Pedro 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mabagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, gaya ng leon na umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Kaya yung mga dakilang bagay dito at mga nakakamangha o yung mga bagay sa kalawakan na mahirap paniwalaan, yan mga yan ay nakakapagpaligaw sa atin kung dyan tayo babatay at mga bagay dito sa mundo na kinakasangkapan ng Diablo upang makalimutan mo kung ano ang tama at dun ka manalig sa mali. At sa huling talata, ganito ang sabi, Ikalawang Korinto 11:14, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kung hanggang ngayon mga kamunti ay naniniwala ka pa rin sa alien, ay wala tayong magagawa doon. Dahil hanggang ngayon naman, ay hindi pa nagkakaroon ng matibay na ebidensya talaga na konkreto, hindi video at hindi sabi-sabi na totoong may alien. Dahil mga kamunti, talagang marami dito sa mundo nakakaiba mga pangyayari, mga misteryo na kaganapan na alien talaga ang pinagbibintangan natin. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, maging si Satanas man ay matalino, kaya niyang lumikha. Kung ang Panginoon Diyos ay hindi natutulog, maging si Satanas may ay hindi natutulog. Bakit natin iisipin na may alien? Diba? Napakalabo po magkaroon ng alien dito sa mundo. Dahil kung sumasampalataya kayo, anumang religion nyo, kahit hindi kayo naniniwala sa religion, hindi kayo naniniwala sa Panginoon Diyos, eh iisipin nyo talaga hindi alien ang may gawa ng isang bagay. Dahil hanggang ngayon, walang alien na natin nakikita sa mata. Puro pelikula, puro video, puro edit. Puro hindi natin alam kung saan galing yun, mga nakuha nilang ebidensya na wala namang konkreto. O paano mga kamunti, maraming salamat. Alam ko, nag-enjoy kayo. Ito yung tala kayo na lagi nyong babalik-balikan at upang paulit-ulit nyong aabangan. Maraming salamat. Proud Montelupa, nakaka-proud. Pilipinas, mahal ko kayo. San man sulok ito nakakarating. Nasan man kayong sulok ng mundo. Mahal ko kayong lahat. Paano? Hanggang sa susunod, kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. Paalam.